Hi guys, for today's video ngayon, nakita ko itong asawa ko nasa kusina, naghihiwa-hiwa. Naghihiwa-hiwa nga siya ng mga sausage. Yung asawa ko kasi medyo maaga nagising at bumangon. Yung pala magluluto ng agahan namin. O, diba? Ang sweet! Ayan guys, yung nasa kawali nga pala na yan ay sausage. Tsaka isang slice ng spam. At after niya nga ginisa-gisa yung mga sausage at spam, nilagay niya na itong rice at minekus-mekus na ni asawa. Good thing at nakapangasawa ako ng marunong magluto. Kasi ako hindi talaga ako marunong magluto. Aminado naman talaga ako doon guys, so hindi talaga ako marunong magluto. Dito na lang talaga ako natuto sa Canada. Well, sabi nga nila, lahat ng bagay ay pinag-aaralan. Nakuha pa talagang i-defend ang sarili, ano? Well, sa totoong usapan talaga guys, hindi talaga ako marunong magluto noon. Pero ngayon talaga, natuto na talaga ako. At ayan yan, niluluto nga pala ni asawa ay parang sinangag ng choking. Masarap na agahan to ngayon kasi nga medyo malamig. Tapos may kapartner na hotdog. O ayan, sa kabilang side, niluluto niya ng hotdog. Nakakatuwa nga, hindi ko alam kung bakit nagluto yung asawa ko at pinaghanda kami ng almusal. Well, talagang nagluluto naman yung asawa ko na yan kapag trip nga lang niya. At ako naman din kapag gusto ko magluto ng almusal, kunyari off niya, yun, pagluluto ko siya ng almusal. Usually kasi masarap talaga yung almusal ng mga silog-silog, ganun. Kaya kapag talaga pumupunta kami ng city, mamimili kami doon, ay talagang bibili na kami ng mga pang-almusal. Tulad na nga ng langgonisa, hotdog, mga ganun. Yung mga usually pang ulam talaga sa umaga. At ayan na nga, no, may iba tayo. Hindi ko nga alam kung ano bang gagawin dito ni daddy sa ulam na to. Ayan, yung hotdog, nilagyan niya ng itlog. At ayun na nga, habang si daddy ay nagluluto, ayun na nga, nag-upo ako dito, nag-sitting-sitting pretty ako dito, wild coffee. Ayan nga, habang nga nagluluto si daddy, nagchichismisan kami, talagang yun, nagmamaritisan kaming dalawa. At ito nga yung aming almusal ngayon guys, talagang fried rice na talaga may ulam na, no? Tapos hotdog na may itlog. Tapos ayun, with matching coffee. Uy, ang sarap talaga. Sobrang saya lang talaga kapag ganito yung almusal mo sa umaga, no? Talagang feeling mo nasa Pilipinas ka. Si daddy kasi sanay yan talaga mag-almusal ng kanin eh. Ako naman, dun sa amin sa Bulacan, talagang tinapay lang. Masayang-masaya na ako sa almusal. Ako kasi yung tao na kapag yung nabibili lang sa tindahan na tigsi 6 pesos na tinapay, tapos kape, okay na sa akin yung sa almusal. Kasi nga naman, kumakain naman tayo ng tanghali ng kanin. O diba talaga ang sarap ng almusal namin, sinangag na may tuyo pa. Kasi talaga kulang kapag walang tuyo, ba diba? Sinangag ay partner ng tuyo. Tapos yung sausawan mo, suka na may konting bawang. Sobrang sarap. O diba guys, may tuyo rin dito. Yan ay galing sa Pilipinas. Pinadala lang dito. Yan ang isa sa mga nakakamiss talagang pagkain dyan sa atin sa Pilipinas. At ito na nga ako, habang nagtatapos ng si daddy ng kanyang niluluto, ako naman yung magsasandok na ng aming pagkain. So yan, ako naman ang magsasandok. So pinagluto na nga ako, pagsasandok pa ako. Kilos-kilos naman dai. So ayan, kaya ngayon nagsandok na ako ng pagkain namin. Minsan ganito yung almusal namin, minsan naman talagang yung white rice lang. So yan. Usually ganito nakakaluto kami ng almusal kapag day off ni daddy. Eh sa punto na to talagang namimiss ko yung toyo, kaya talagang nag-insist ako na magluto kami ng toyo. Ang problema nga lang talagang kapag magluluto ka ng toyo ay talagang ang tantot ng bahay mo. Eh kami nasa basement kami nakatira, kaya talagang hassle pa kung lalabas pa kami. Kaya talagang kapag magluluto kami ng tuyo, talagang nilalakasan namin yung exhaust pan para higupin yung amoy papunta dun sa taas, sa labas. At ayan na nga talaga, nakahanda na ang aming mga pagkain guys, at talagang ready na talaga kami kumain. Usually nga talagang kapag kumakain kami ng kanin sa umaga, talagang hindi na kami nakakain ng kanin sa tanghali. Kasi nga syempre busog pa, tapos wala pang ganong kumain, kaya yan, late na kumain ng tanghali, nagiging hapunan na. At ito naman sa kabilang banda, si Dominic ayaw magpalapag, kaya talagang habang kumakain kami, kinarga ko na lang. Okay lang din naman sa akin, nakarga-karga ko siya. Ang importante lang naman ay makakain ako para may energy ako ngayong araw. So talagang sabi ko nga kay Daddy Vince, ang sarap ng almusal namin ngayon kasi talagang minsan na lang kami kumain ito. Kapag nga ganito yung almusal mo araw-araw, ay talagang may energy ka buong hapon. At ayun lang guys, enjoy na namin ang almusal namin ngayon. See you on my next vlog. Bye-bye!